Nga pala mga idol, meron akong ginawang bagong YouTube channel at doon mamimigay tayo ng vivo Y11. Once na umabot na ito ng 10,000 subscribers, mamimili na agad tayo doon ng isang lucky winner ng vivo Y11. Ang kailangan mo lang gawin ay subscribe to the channel, link down below. Hit the bell and syempre mag-comment ka rin ng kahit ano para masali ka sa ating giveaway. And don't worry mga idol, tuloy pa rin ang ating giveaway sa ating FB page ng Realme C11 once na umabot ito ng 20,000 followers. Ang video na ito ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o totoong kaganapan sa winter tournament. Nabasa ko lang to sa isang libro na kung saan parehong author din ang nagsulat ng Aiwa Academy versus Shohoku. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang libro at hindi naka-manga version. O sa madaling sabi, walang animated pictures na naka-indicate. Anyway, bago natin simulan to, pasok ko lang muna intro ko mga idol. Come on, don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people who be struggling. Winter Tournament Chapter 91. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito ngay dahil sa bull movement ng Kanagawa, nakagawa sila ng puntos para sa isang slam dunk ni Sakuragi para ibaba ang kalamangan sa 8. Kaya naman dito sigawan na ang bench nila. Ang husay, ganyan nga, ang ganda ng bull rotation nyo. Mahirap talaga bantayan pag marunong umikot ang inyong bola, sigaw ni Kiyota. At syempre, todo sigaw din ang mga kaibigan nila. Yan na, kumakanaan na ang dalawang gunggong, yung may pulang buhok at yung kulot na maliit. Mga tropa namin mga yan. At kung nag-click ang mga yan, sigurado may kalalagyan kayong mga taga-akita. Sigawan din ng mga kaibigan nila. At ngayon, mabalik na nga tayo sa laro. At hawak-hawak na nga ni Minoru ang bola. Team, tayo naman ngayon. Siguraduhin natin ang posisyon na to. Wika ni Minoru. At dali-dali nga niyang inatake ang ring. Ngunit dito ngay, hindi niya maiwan-iwan si Miyagi. Kaya naman nag-decide na lang siya na ipasa ang bola kay Sawakita. Tama yan Minoru, patient lang at makakagawa tayo ng puntos panigurado. Wika ni Sawakita. Sawakita, sa'yo ngayon ang posisyon na yan. Discard mo na yan. Ikaw na ang bahala at siguraduhin mo na pupuntos tayo. Wika ni Coach Domoto. Kaya naman nagseryoso na nga Sawakita. Nagtitimon para sa kanilang opensa. Kailangan naming makagawa ng puntos para mapigilan ang kalang momentum. Bulong ni Sawakita sa kanyang isip. Nang biglang kumindat nga ito. Kaya naman isang screen nga ang binigay sa kanya ni Mikiyo. Nalabis na kinagulat ni Rukawa. Isang screen mula sa malaking to. Sigurado hindi na ako makakapalag sa screen to. Masyadong malapad. Bulong ni Rukawa. Kaya naman dito nakawala na nga si Sawakita at lakas loob nga niyang inatake ang ring. Sakuragi, kayo na naman ang maghaharap din sigurado. Pigilan mo, huwag mo ngayaang makapuntos, sigaw ni Coach Takato. Kaya naman sa taas, sinabayan nga siya ni Sakuragi. Sawakita, ikaw na naman, hindi ka na talaga nadadala. Sige, magkakasubukan na naman tayo, sigaw ni Sakuragi. At itong Sawakita ay nakaramdam ng takot. Ngunit nagawa niya pa rin gawan ng paraan. Kaya naman dirap nga niya ang bola para kay Mikiyo. At dito nga isang easy points na lang ang nagawa ni Mikiyo. Nice one Mikiyo at Sawakita. Ganyan nga ang gawin niyo. Isang malinis na pick and roll para malito ang kalaban. Bulong ni Coach Domoto. At dito nga merong napansin si Masashi kay Sawakita. Uy Sawakita, kita kita doon ah. Akala ko itutuloy mo ang tira laban kay Sakuragi. Pero bakit mukhang nagbago ang isip mo? Nakaramdam ka ata ng takot ah. Wika ni Masashi. Kaya nga Masashi, ang balak ko talaga doon ay postira siya para mawala ang kanyang kumpiyansa sa kanyang sarili. Pero nagkamali ako. Ibang klase talaga ang kanyang talon. At yung timing niya, sobrang perpekto. Kaya kung hindi mo siya gugulangan at mauunahan, malabo mo siyang matatalo sa isang harap-harapan na duelo.
tugon naman ni Sawakita. At ngayon, balik na nga sa Kanagawa ang posisyon. At dito nga si Miyagi naman ang may hawak ng bola. At kalmado nga siyang nagtitimon at tinitignan kung sino ang libre sa kanyang mga kasama. Nang biglang sumigaw si Sakuragi, "Hoy kulot! Amin ang bola! Ako na ang bahala sa buhalang ito!" Sigaw ni Sakuragi. "Oh tama! Maganda ang kanyang posisyon! Sigurado may tutulak niya ito!" Wika ni Miyagi. Kaya naman pinasa nga niya ang bola kay Sakuragi. At dali-dali niyang binangga ang jambuhalang si Mikiyo. "Mikiyo, humanda ka. Akala mo ba hindi kita matutulak sa laki mo? Pes, nagkakamali ka." Wika ni Sakuragi. At itong mga tao ang nagsisigawan na. "Tignan nyo, umuusog si Mikiyo. Napagbangga sa kanya ng may pulang buhok. Ibang klase ang lakas ng katawan niya. Nagawa niyang itulak ang ganyang kalaking katawan." Sigawan ng mga tao. At dito ngay, isang fade away nga ang ginawa ni Sakuragi. "Pumasok ka! Pumasok ka! Pumasok ka!" Bulong ni Sakuragi. At ayun nga, mintis nga ang tira ni Sakuragi. "Ang ribbon kunin nyo! Importante ang ribbon na yan!" Sigaw ni Ayako. At sa baba nga, isang box out ang ginawa ni Masashi laban kay Sakuragi. Box out na naman. At sa pagkakatong ito, mas malaki at mas mautak na ang nababox out kay Sakuragi. Kaya malabo siyang makatalon dyan. Masyadong malapad si Masashi. Bulong ni Coach Ansay. At sa baba, patuloy pa rin ang box out ni Masashi kay Sakuragi. Isang box out, kainis. Ang lapad niya. Tapos malakas pa ang kanyang pangangatawan. "Wala akong magagawa dito. Kainis tong pangit na to." Bulong ni Sakuragi. At sa pagtalon nga nila, biglang sumulpot si Rukawa para sa isang follow-up slam dunk at puntos nga para sa Kanagawa para muling ibaba ang kalamangan sa 8. 66-74, pabor sa upunan ng Akita. At itong Sakuragi ay napanganga. Follow-up slam dunk mula kay Rukawa. Nagawa niyang i-follow-up ang mintis kong tira. "Ang husay mo dun, Gonggong. Ikaw na talaga ang alas ng ating kupunan. Walang halong pagdududa. Humahanga ako sa iyo." Wika ni Sakuragi sa kanyang isip. Kaya naman dito napasigaw si Kiyota. "Ayos pre, ang ganda ng follow-up slam dunk mo. Hindi ko inaasahan yun pre. Ibang klase ka talaga. Maasahan ka talaga sa lahat ng bagay pre." Sigaw ni Kiyota. "Ha, isang normal lang slam dunk. 2 puntos lang naman yun. Sige, babawi kami sa posisyon na to para matahimik na kayong lahat." Bulong ni Coach Domo to. At ngayon, hawak-hawak na nga ni Fukatsu ang bola para sa kanilang opensa. "Team, ipwesto nyo ang sarili nyo. Bibigyan ko kayo." Sigaw ni Fukatsu. At sa loob, nagpepistuhan nga ang 2 power forward na si Mikiyo at si Sakuragi. "Ang laki talaga at mas lumakas pa ang kanyang pangangatawan. Dihado ako sa posisyon na to. Niloko na. Baka ipasa sa kanya ang bola. Hindi ako handa." Bulong ni Sakuragi. Nang biglang sumigaw nga itong si Mikiyo. "Amin na Fukatsu. Maganda ang pwesto ko para kay Sakuragi." Wika nito. Kaya naman napasigaw itong si Ayako. "Akagi, tulungan mo siya. Dihado siya sa pwestuhan. Kaya naman ni Sakuragi yan. Pero sa pagkakataong ito, talo siya sa pwestuhan. Kaya tulungan mo." Sigaw ni Ayako. Nang biglang, pinaasa nga nila ang bola at tinulungan naman ni Akagi si Sakuragi. Ngunit biglang, kay Masashi nga pinaasa ang bola. Kaya naman itong si Akagi ay napatulala. "Ano? Kay Masashi pumunta ang bola? Nautakan nila kami dun ah. Akala ko kay Mikiyo pupunta ang bola. Pero mali, isang panlilin lang pala ang lahat." Bulong ng gulat na si Akagi. At ayun nga, dahil nga naluto ang depensa ng Kanagawa, isang slam dunk na lang ang pinakita ni Masashi para muling itaas ang kalamangan sa 10. 66-76. Grabe, napakagandang pasa ang ginawa ni Minoru. Nakakahanga. Hindi ko inaasahan na sobrang solid ng pasa na gagawin niya. Pati sentro ng kalaban ay nalito. Wika ng mga tagahanga nila. At itong si Sakuragi ay inis na inis
at sobrang gigil na makabawi. Kainis! Kung hindi lang sana ako natalo sa pistuhan kanina, nabantayan sana ni Akagi si Masashi. Sige, kung pisikala ng hanap mo, Mikiyo, pagbibigyan kita. Ibibigay ko sa'yo ang hanap mo. Tabachoy! Bulong ng galit na si Sakuragi. May magagawa pa kaya siya laban sa dambuhalang si Mikiyo na ang laki din ng improvement? Sa laro at sa lakas na rin ng katawan, abangan natin sa susunod na bahagi.